So, welcome guys to another episode of Coffee with Three Titas. I am Kara. And I am May. A while back, I asked people to pick which they prefer more. So, is it school life or work life? Because usually when you're in school, you're excited to earn money and get a job. And then when you have a job, you're missing school life. So, ang gulo, diba? So, I asked it through an IG poll. Tapos, the results were pretty unexpected. So, people sent me messages na parang why they preferred the answers, yung paano nila naisip or paano nila nakakonclude dun sa sinagot nila. Feel namin na I think it's something relatable for all of us. Na parang sometimes pag-stress tayo sa work life, we wanna go back na nasa school life na lang. Uh-oh. Kasi gusto natin. Pero naalala natin nung dati nasa school tayo, gusto natin mag-work, gusto natin makaipon, gusto natin makuha for salary. So, yeah, that's what we're going to talk about. So, ikaw ba, which do you prefer? And why? Alam mo, sobrang hirap nun. Like, ang tagal ko yung nag-isip, kaya ako nag-ask sa Paul. So, throwing money aside, like, throwing it all away, gusto ko talaga school life. Okay. School life talaga. Like, it just feels like you're always with your friends. Tapos lahat kayo parang going on the same pace together. Kunya, you're taking the course same time, you're taking the next, alam mo yun, you're planning together. So parang feel mo na parang you're right on track. Pero, I don't know, it sounds like an escape siguro from isolation na nasa bahay tayo ngayon and I'm missing my friends. Or nahihirapan ako mag-decide kung saan career path. Yun nga, quarter life crisis, like yung previous episode natin. Mag-decide. So, nahihirapan akong isipin kung ano talaga gusto ko. Oo. Pero I think, right now, my choice is before pandemic, yan din ba answer mo? Hindi ko alam. I think so, oo. I see. Ikaw ba? Ako kasi, parang ako yung nasa conflicting. Kasi when I'm in work, tapos stress ako, nami-miss ko yung school. Kasi in school pa lang, yung pinaka na-miss ko talaga was, yun nga, yung sinabi mo nga na you get to be with your friends, nagpa-plan kayo, yun, nasa same page kayo, ganyan. If, alam mo yun, parang, if in school kasi, kunyari, okay, aral ako, tapos bumagsak ako, that's on me lang. True. Hindi naman affected yung buong school, alam mo yun, or hindi affected yung groupmates ko pag bumagsak ako. Pero kasi sa work, mas higher pressure kasi once na I do something na nagkamali ako or things, let's say na lang, crucial yung mistake, parang malala na yung effect yun na parang, oh, affected yung manager mo, affected yung team mo, or kung sino pa affected. So, mas scary siya. Kaya parang, diba? Parang at some point naisip ko, parang mas nakakamiss yung school kasi mas lesser responsibilities. That's true. Pero, okay din yung work. Kasi, I think yung pinaka-factor talaga is you are earning your own money. Alam mo yun, parang you earn your money, ikaw gumagas, tapos na ikaw nag-manage. Tapos after work, pwede ka na gumala. Alam mo yun, like, you're free. Pwede mo na iniisipin, bukas mo na ulit iisipin yung work mo. I mean, pag-school kasi, hindi eh. May point ka dyan. Diba? May point ka. Kasi pag sa school, usually may extracurriculars tayo. Tapos, may homework tayo, may kung ano-anong project. So, parang 24 hours mo na iniisip yung school life mo. May point. Like, kunyari, 1 a.m. nag-breakdown ka pa. Ay, nagawa ko na yan, yung girl. Yung patapos yung assignment mo. Like, siguro may ganun moment sa work. Pero feeling ko kasi mas applicable siya to school. Kasi, di ba, parang you get to, parang may mga group studies pa nga tayo, may mga parang, ano, 1 a.m. nag-cramp pa tayo, ganyan. Tapos the next day, lutang ka na. But then, ang maganda naman sa school is during a certain period lang yun. Totoo. May summer break, may term break. Sa work, may leave ka. Pero kasi iba yung term break. Oh my God. Speaking of term break, na-miss ko yan on my first year of working. Grabe, sabi ko, oh my God, na-miss ko yung break. Term break, man. Like yung 1 week of wala akong gagawin. Ngayon, yung kailangan mo-eat a lot. Yung wala ka talaga isipin. Wala ka talaga isipin. Kasi if nag-vacation leave ka kasi sa work, for me. Medyo kaltas din siya. Iisipin mo pa eh. Kasi parang, even if hindi ka kasi mag-work that week, let's say may nangyaring something sa work, especially sa roles natin, di ba, na parang nasa technology stack tayo na role. Parang, pag may nangyari, wala naman silang choice, kukontakin ka na nila.
new term siya in may every. Isa-celebrate ka talaga na parang, oh my God, tapos na yung term. Wala na kong iisipin until the next term. Uh-oh. Literally, like, enjoy life. Oo, yun yung nakakamiss. Yung parang wala ka talagang iisipin at all. Yun yung pinaka-favorite ko. Alam mo, aside from that, ito rin na-miss ko sa school life na hindi ko na nagagawa dahil na nag-work na. Cafes. Mm. Like, working, like, group study sa cafes. Like, alam mo yun, lahat kayo natutorture dahil nag-aral kayo na same thing na ayaw nyo na aralin tapos nahihirapan kayo sa exam. But it was like, a good bonding experience. Agree. Yung ano, yung may mga notes ka pa sa yellow pad, kung mga highlight pa. Sobrang na-miss ko yun, tapos all-nighter sa cafe, ganyan, yung ilang hours kayo, tapos isa lang in-order nyo, pero kami nun, pero... Ganun din kami. Mga cheap packs. Oo. So, yun din, nakaka-miss. Kasi kahit naman na, let's say, you have a work na flexi naman, like, okay lang na nasa bahay ka mag-work or anywhere, parang iba pa rin siya versus nung nag-aral ka. Pero ang maganda sa kapag working ka na, nagawa na natin to before, you parang tita sessions natin, yung late night, tapos parang feel mo ang fancy mo sa restaurant. Yung after work. Oo, as in, super iba ng feeling nun. Favorite ko sa work life ko, na parang after work, tapos yung meet with your friends, tapos kaya niya na kumain sa mga expensive places, like afford dinner. Alam mo, yung next level. Yung next level feeling para sa akin is kapag nag-tip, para ang adult ng feeling. Kasi usually parents ko yung gumagawa nun. Tapos, pagbigay ng bill, tapos maglalagay ka ng tip, para I'm an adult! Oo, totoo. I can tip. Totoo. Tapos yung kunyari, mag-guide ka using your own card or your own card. Parang iba rin yung feeling this time. Lalo na if hindi mo kasama parents mo, kasama mo friends mo lang, iba pa rin talaga yung feeling. Tapos after work mo yung gagawin. That's true. I feel like I conquered the world. Char. Tapos iiyak ka na lang after kapag marami ka nang nagastos. Tapos doon ko lang na-realize na, hala, dami ko nang nagastos. Saka feeling ko kasi nung college, yun din, nakaka-miss yung orgs. Kahit na nakakapagod, nami-miss ko yung orgs. Rush. Kasi kahit naman may extracurricular ka sa work mo, parang iba pa rin talaga yung org. Iba pa rin yung university life. Iba nga talaga yun. Super different siya. Trust me, parang kapag nag-aaral ka pa, oh, grabe naman wild. Pero kapag nag-aaral ka pa, guys, cherish the moment na nandiyan pa kayo. Iba talaga. Iba talaga. Kasi, alam mo yun, nakakapasok ka sa school. Yeah. Like, iba. Iba talaga. Yeah, medyo sad na hindi nakapasok yung mga tao. Oo nga eh. But still, cherish the friends and the orgs na yung mga hinahandle nila mga events. Kasi ang hirap talaga. All of us will graduate eventually. So, lilipas din yung moment na nasa university ka. So, you have to cherish it once lang yan in your life. I mean, pwede ka naman bumalik after mo mag-work like for master's or like extra degrees. Pero, iba talaga ang first time mong pumasok sa university. Para iba talaga yan. Totoo. Tsaka feeling ko kasi, nung university days, parang dami kong energy. Alam mo yun, may acads ka, tapos may org ka, tapos nagka-cram ka pa at midnight. Parang hindi ko alam saan ko nakuha yung energy ko. Kasi if ginawa ko yun sa work, parang 8 hours nga lang ng work, pagod na ako after. Alam mo, totoo. Agree 100%. Like, parang may superpowers tayo noon na hindi ko alam kung saan ang punta pag-graduate natin. Parang nawala, alam mo yun. Parang yun feel ko, talaga, nasa circus tayo nung university. Like, ang dami natin talaga ginagawa. Promise, like, parang, aside from, syempre, may personal life tayo na nag-meet up tayo as friends. Meron tayo extracurricular. Syempre, extra orgs na yan. You're handling a lot pa within that org. Uh-oh. Like, parang kunyari, nag-manage ka pa ng people, nag-manage ka ng event, nag-manage ka ng kung ano-anong trainings. Ganun. Oh, grabe talaga. Like, parang on the grind ka. Pero, ang saya nung grinding. Masaya. Stressful siya at the moment, but masaya siya afterwards. Ngayon, kasi sa work, parang 8 hours after ng work ko, pagod na ako. As in, kaya ko na lang siguro mag-hang out with friends. Pero like, hindi ko na masyado kaya mag-extracurricular much. Like, alam mo, ano tawag dyan? Ano? Tumatanda na. Oh my gosh.
I cannot. Oo nga, totoo, totoo. Siguro bata pa ako noon. Wow, hindi na ako bata ngayon. Pero grabe talaga yung energy ko nung college. I can't, hindi ko alam saan ko napulot yung energy. Ah, meron pa isa. So I think yung gusto ko naman sa work is aside from hanging out with friends, parang since we're earning money na, you get to do your own thing. If may energy ka pa, given na may energy ka pa, given that you have that energy, like kunyari, ano, you, di ba dati, nag-a-attend ka ng mga, ano, yung parang exercise classes ba yun? Yes! Alam mo, sobrang saya nun. Diba? Like, I do that in the morning, tapos bago pumasok sa work or after work. Pero, ang saya ng feeling. Parang yun yung extracurricular ko. Oo, ang empowering lang ng feeling na yun that you get to do those stuff. Tapos kasama mo lahat ng tao na galing din sila sa work or pago sila papasok ng work. Tapos ang powerful lang ng feeling ko. Kasi nung college ako, hindi ko ginagawa. Alam mo, magandang word yung ginamit mo, powerful. Like, literally, yun yung magandang definition for that. Kasi, doon mo ma-feel na parang, kasi syempre binabayaran mo yung classes mo. Ikaw nag-manage ng time mo to do that. Na parang, I chose to do this. So parang ang saya ng feeling na parang, you're taking the responsibility to fix your life. Wow, fix your life talaga. Oo, hindi, totoo, totoo. Totoo yun. Kasi nung college naman parang, basta, okay, ano, kung aral, ano meron din. Or, ano. Oo, tapos ganun na. Parang, wala naman tayong much, parang stay on our lifestyle. Like, yeah, we fine. Kasi nung college, parang feeling ko, we eat not so good food. Alam mo yun, parang oily, greasy food. Hindi naman tayo nag-a-attempt mag-exercise much. Parang nakafocus lang kasi talaga tayo dun sa akad and org. Like, wala tayong ibang pake. We just have to survive those two. And then lahat ng social life natin, nandun na. Andun na lahat yung buong life mo. Expanded na yung world natin. Oo, oo. I think yun. Tawag doon, tumatanda na. Oh, so sad. So sad. Pero sige, overall, after natin to, siguro, like, pag-usapan lahat. Tingin ko, I would change yung answer ko. Okay, nag-change ka na? Oh, baka work life. Ano, I don't know, yung pag-explain mo regarding yung, you know, having to control your own life, being powerful. Parang dun ko na-realize, parang shocks. Yeah, I do want to control my life. Like, parang, I want to do this today and I can do it. Hindi kaya nung college na parang mas limited ka. Ganun. Kasi ngayon, parang you have your own money, you have your, hawak mo talaga lahat. So parang, I think that makes me feel like empowered. Happy. Wow, empowered. Oh, totoo. So like, maybe, yeah, work life. Na-miss ko yung school. Like, with all honesty, parang I would always want to get a time machine and go back kasi sobrang nakaka-miss talaga. Like, may days na ang hirap sa work kasi parang, grabe, dati nag-aaral lang ako tapos bumagsak naman ako. Wala naman ibang na-apektuhan. Yun yung pinaka-miss ko. Pero I would choose work din. Kasi, yun din, same tayo. Na-enjoy ko yung I get to earn my own money. Tapos control ko lahat. Alam mo yun? And then, parang when I attempt to do something for myself using the money I earned, it feels so powerful. So, it feels so nice. I mean, not thinking about yung bills and extra expenses and, you know, like, masaya talaga feeling. Sabihin ko sana is, this episode is so nice kasi, yun nga, my first answer was school life yung mas prefer ko kasi mas laid back. And all that. Tapos, now na pinag-usapan natin about yung mga good things that we have sa work life and how we feel and how we should be grateful na nandito tayo sa state ngayon and stuff like that. Parang, ang saya lang na feeling na na-realize ko, I'm in such a good life. Tapos, nagreklamo ako before and I should be grateful for what I have. Parang, mas sinabi mo na, ano yun, mas may social life tayo kahit pa paano na sa school tayo because yun nga yung buong life mo. Parang na-appreciate ko rin yung school kahit pa paano. Alam mo yun, parang na-appreciate ko lang. Like, na-miss ko lang din. Alam mo yun, na-miss ko lang talaga college life. Iba pa rin talaga yung term break. Iba pa rin yung pag nag-exam ka. Like, oo, pag bumagsak ka, syempre nakakalungkot. Oh, but we all fail together as friends. Yes. Kaya mahirap kasi sa work, mas additional responsibilities talaga eh. Alam mo yun. Yun yung hate ko lang sa work. Pero overall, I would choose work then kasi yun, the control is nice. Yeah, that's true.
So kayo ba guys, what do you think? Kayo ba mas gusto niya school life or yung work? Comment below. Give this video a big thumbs up and don't forget to hit subscribe and hit that notification bell for more updates. Don't forget that we are on Spotify, so make sure to head out to Spotify and search for Coffee with Chinititas. Thank you guys, and remember that we are all in this together. Kahit mahirap ang buhay. Charot, okay. Ay, talaga. Bye. Bye.